Simula ho mga bossing na ipinalabas ho namin, eto ho mga nahuli ho ng mga bitag night crawlers. Sa gabi ho to, no? Ngayong gabi, ay bay susundan ho namin. Nahuli na ho namin yung ibang gumagamit ho ng Red Plate sa may Quezon City. And then sa Manila, nahuli ho namin. At marami ho mga tips na dumarating na ho sa amin sa iba't ibang parte ho ng rehiyon natin dito pa lang sa Manila. Sa South, marami ho nagpapadala sa amin. Ito'y tatrabahuin ho namin. Ganon din sa North, sa mga probinsya, sa Visayas at Mindanao, abay naging, eto ho'y nag-create ho ng awareness, nagising ho ang taong bayan sa mga nakita ho nila na itong pulang plaka ay sasakyan ho ng gobyerno galing ho sa buwis ng taong bayan na hindi ho pwedeng gamitin pang personal na service o pang lakwacha o pang kapricho. Yan hong dahilan kung bakit ho may Operation Red Blades makakitan ho ng aming bitag night crawlers. Ngayon mga boss, ipinakita ho natin, nag-viral ho, eto hong pinakita natin the last time kung inyong natatandaan. Inilantad ho natin ang viral, nag-viral ho mga video surveillance na ibinigay ho sa atin. Eto ho'y mga tip. Trinabaho ho namin yan. Kung ito ay babalikan ho natin, ano? Wala hong personalan dito, wala hong pikunan. Yan ho sa City of Manila, yan hong mga lugar na yan, ibinigay ho sa amin, nakita na ho natin, nag-trending na ho yan. Mga bossing, eto hong mga bagay na kapareho nito, huwag nyo hong tutularan. At ang sino man ho sa lokal na pamahalaan, kukonsintihin yan, hahambalusin namin kayo. Ngayon mga boss, tandaan, kapag itinip po sa amin ang mga ginagamit ho ninyong sasakyan, kapareho niya, nakikita nyo, abay pang entertainer. Abay kung sino pa yung nakikita mong nakatibak ba yan, or shorty-shorty, or pek-pek short ang tawag niyan, naisabi nila. Ayan ho'y pinadala ho sa amin. Sino hong gumamit niyan? Administrator ho ng Maynila. Ngayon, naka-assign ho yan. At yung isang, yung dalawang plaka na yan, ginamit din ho pang service sa administrator restaurant ho. Ni nakaraan na ho to. Ngayon, binabalikan lang ho natin kung bakit eto ho, dito ho nagsimula. Abay, bumabaha ho ngayon ang mga tips. Kami naman ho, madali namang magtrabaho. At pagaganahin ho namin aming mga night crawlers, hindi ho kami titigil. At maraming salamat po sa ibang rehiyon, sa mga probinsya, nagising ho sila. Alam niyo ho kasi, nilantad ho natin dito nitong nakaraang buwan, abay sasakyan ho ng isang ginamit ho sa spa, kung inyong matatandaan, sa Quezon City, this oras ng gabi, hulog sa bitag! Matapos niyan, inulan ho kami ng mga tip patungkol ho sa mga sasakyan ng gobyerno na pinangaabuso gamit personal mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya, easy lang, mga troll, mga online troll, mga digital trolls, wala kaming pakialam, di kami marunong mapikon. Ang pikon ay talo. Sa Bitag Night Crawlers, yan ho'y abala ho kami ngayon kasi binavalidate ho namin. Yung mga syudad, kalapit probinsya. Bandang South, sinabi ko na ho kanina. Abay, may red plate na mahilig din pumasok sa motel. Motel na kulay pula. Sa Norte, syudad na, abay madadaanan dyan, humanda kayo. Red plate, mahilig dumaan sa sauna. Meron daw hong impormasyon o tip. Abay, afternoon delight. Ay, ano hong afternoon delight? Abay, alas dos ng hapon, mag-afternoon tea quickie sa motel, dala ang red plate. Nabay, may dala at pagkatapos babalik pagkatapos magta-time out na sa munisipyo. Sino kaya itong munisipyo na to? Abay, kapag na-tsempo na ho namin, ang nagsusumbong ho, yung mga, eto ho yung mga boy sa motel na taga-bukas ng pinto, papasok, itatago yung sasakyan. Salamat ho sa mga tip. At para doon ho sa mga nasampulan, wala hong pikunan, ala hong personalan, wala hong mga chorba-chorba, wala hong personal agenda, wala hong showbiz dito. Totoong tao, sa totoong lipunan, sa mga totoong sumbong na tinatrabaho ho namin, kapag kayo'y natsyempohan namin, totoo po yan, wala hong chismis. Hindi ho pwedeng lagyan ng showbiz. Kaya, kami ho magsasabi sa inyo, ibigay ho ang mga tips. Sige! Sunod-sunod na ho,
Maraming salamat doon sa mga nahuli ho namin at umatungal din ho kasi ang isang alkalde riyan. Umatungal! Yung mga online trollers, umatungal ka hanggat gusto mo. Ay sa akin ho kasi, sinabi ko, padidilaan sana yung administrator may-ari ng red plate. Gusto kong makitang dila-dilaan. Pulang plaka. Hindi ho nangyari eh. Eh, siyempre, alam mo, nasaktan ho yung sinasabing Yorme! Oo, walang personalan. Kami ho'y nahuli na kayo. Hulog sa bitang! Wala ho kaming galit sa inyo. So far, kami ho outstanding pa rin na kayo'y nahuli. Nasa dokumentado na ho yan. Lian ho'y lalabas na ho, kumbaga, whatever you do, nahuli na ho kayo. Nasampulan na kayo. Ngayon, ang sampo sa amin, kami magre-report sa taong bayan. Yung mga trollers, digital trollers, na inuutusan, bahain ng mga komento, nek-nek nyo. Sabi nga nitong isang Professor Salasal, uso na raw ngayon yung mga online trollers, mga digital trollers, na kapag may politikong nasaktan, gusto niya kasing sumikat at pasikat, puro porma, tapang-tapangan. Eh, kumuyot. Nung siya'y nahuli, hindi malaman. Ang tagal bago sumagot. Kami hoy, wala kaming pakialam kung humarap kayo o hindi. Basta't importante kayo nabitag at may pananagutan kayo sa taong bayan. Kahit na sandamakmak na mga trolls, ilang libo lang naman kayo sa Maynila, hindi pa yung milyon-milyon na inaabot hanggang sa Visayas at Mindanao, sikat na kayo ngayon. Doon naman sa ay sa Quezon City nga pala nahuli namin ah. By the way, yung pulang plaka, kung inyo matatandaan, yung nga pala yung naka-issue sa Laguna, kaya lang abay nagkaroon ho ng auction. Nabili ho ng isang individual, kaya halos maipot sa kanyang lawlaw na karusunsilyo, daling-dali pumunta rito sa aming tanggapan, isinorender yung plaka. Ngayon, isinorender yung plaka, sabi, boss, sa amin na po to, private na ho, hindi na ho namin uulitin gagamitin ang plaka na to, kasi ang plaka na to, eh, pribado na. So, sa LTO, pribado na. Eh, meron pa atang isa dyan na talagang nagre-report sa taong bayan. Sige pa, pogi ka pa sa amin. Pangit ka pa rin kahit na anong gawin mo. Bicon ay talo. Ang Asar, lalong Asar rin ni Mang Asar dahil ako isang tropa ni Mang Asar, lagi ho kami nakatambay sa Mang Inasal. Ngayon, sino pa ang susunod na mahuhulog sa bitag ng Night Crawlers? Yan ho'y Operation Red Plate, nag-umpisa na. Ngayon, magbibilang ho tayo. Ipapalabas ho natin yung mga countdown, ang mga nahulog ho. Kayo ho'y tutukan ho sa pambansang sumbungan. Aksyon, ora mismo! Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!